Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Mga kapanalig, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mapagpalang gabi, ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, mga kasambuhay at mga kapanalig. Magandang gabi naman po sa inyong lahat. Ako po si Father Ruben Oreño ng Society of St. Paul. Samahan niyo po ulit kami sa isa na namang oras ng masayang talakayan ng buhay parokya at buhay Biblia. Ito ay hatid sa atin ng Radyo Veritas 846 kasama ng Society of St. Paul, lalong-lalo na ng St. Paul's Audiovisuals at St. Paul's Bible Ministry. Unang Biyernes po, unang araw ng buwan ng Pebrero, Love Month, atin pong simulan ang ating programa sa isang panalangin. Pagbasa mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, versikulo 32 hanggang 39. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig kung minsan kayo'y inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo sa mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalulungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na maluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong gabi mga kapatid, pinag-usapan natin ang pagtatapos lamang ng 34th World Youth Day na ginanap sa Panama noong January 22 hanggang 27, 2019. At habang nangyayari ang World Youth Day sa Panama, narinig naman natin ang isang masamang balita diyan sa hulo, Sulu, matapos nagparoon ng pagbobomba sa katedral ng hulo. Taos po tayong nagdarasal at nakikiramay sa mga namatayan. Sana mabigyan sila ng katarungan, lalong-lalo na sa mga madaling panahon. Oo nga mga kapanalig, patuloy po tayong magdasal para sa kapayapaan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa Hulo, sa Mindanao, at nawa po sa tulong ng panalangin ng Birhen ng Guadalupe, maprotektahan sila sa lahat ng kapahamakan. Pero Father Paul, bago natin simulan ang talakayan, puntahan po muna natin at kamustahin ang mga kasama natin dyan sa National Shrine ng Our Lady of Guadalupe, Guadalupe Nuevo, Makati City. Pasok!
mga kawagsang bahay ang makasama natin dyan sa Guadalupe. Ah, naririyan ba kayo? Kamusta kayo dyan? Hello, Father Ruben. Father Paul. Hello. Magandang gabi mga kasambuhay, mga kapanalig. At andito po tayo ngayon sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe dito sa Makati City. Live tayo ngayon sa Radio Veritas, ang radio ng simbahan, at kayo din sa Veritas Official Facebook page. Nandito po tayo para makapanayam yung Assistant Parish Priest ng Our Lady of Guadalupe, si Father Gilbert Kabigting, at malalaman ho natin mamaya yung mga initiatives, yung mga proyekto at mga activities nila sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama ko ngayon ang isang another Pauline, ang isang Paulino, si Brother Ian Seblano. Good evening. Good evening, Father Pao. No? Tama ka dyan. No? Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula sa ating quiz, atin pong inaanyayahan ng ating mga viewers dyan, no? Sa ating live coverage dyan sa Facebook and YouTube. No? Ating i-share, ating i-like, ating ipalaganap ang ating programa ngayong araw na ito. No? Father Pao? Okay. Brother Ian, mamaya makikita natin yung tagisan ng talino ng ating mga parokyano ukol sa salita ng Diyos at sa liturhiya ng simbahan. That's right, Father Pao. Okay. So, para ho sa kaalaman ng lahat, yung National Shrine of Our Lady of Guadalupe, last 2002, this church was declared an archdiocesan shrine. At nung taong 2010, it was declared a national shrine. At wow. Isa ho sa mga main attractions ho ng parokyang ito is syempre yung ating mahal na ina. A duly certified replica of Our Lady of Guadalupe, which is the image of the Blessed Mother nung nagpakita siya kay Juan Diego sa Mexico. Wow, napakagandang devotion, no, na Father Pao. Para rin po sa kaalaman ng ating mga viewers and of course ng ating mga contestants. Hello! Yeah. Ayan, talagang right. Buhay na buhay. Ang taga Guadalupe. Para po sa kaalaman ng ating mga viewers, ang ating patroness na Our Lady of Guadalupe, ang ating mahal na ina sa Guadalupe, ay kilala din bilang isang pro-life patroness. Anong ibig sabihin nito, Father Pao? Ibig sabihin, kapag tayo ay humihingi ng tulong sa ating pananalangin, sa ating buhay pananampalataya, sa ating mahal na ina, ay talaga namang tumutugon agad-agad ang ating mahal na ina sa ating mga daing. No, Father Pao? Tama. Tama, Brother Ian. Sinasabi natin at nananampalatayo sa ating mahal na ina, hindi lamang siya ang ina ni Jesucristo, kundi siya rin ang ating ina. Tama sa pananampalataya. Tama. Ina ni Jesus, ina ng simbahan, ina ng pamayanan, ina ng everyone. Right? Okay. Tama. I think excited na ho ang lahat, mga kapanalig, mga kasambuhay. That's right. Dito sa Our Lady of Guadalupe, dito sa Makati. Kilalanin na ho natin ang ating mga kalahok ready para sa ating Sambuhay Parish encounter. Are you ready? Yeah! Ayan, talagang full bats ang ating mga contestants. Okay. Simulan natin, Father Bro. Mula ho sa mga group ng katekista, sila ho ay kinabibilang Agnes, ni Marilyn at ni Ren. Oh. Yeah. Woo, saya. Ayan. Siyempre, hindi rin papahuli ang ating membro ng ating Biblical Apostolate dito sa ating parish, no? Na kinabibilangan ni na Ruven, Tere, at Carlo. Palakpakan! Yun. Artista na sila. Okay. Ang ating ikatlong kalahok ngayon sa Sambuhay Parish Bible Quiz ay si Mark Joseph, si Nathan, at si Roger. Sila ho yung mga altar servers ng parokya. We welcome them. Hello. Mga magigiting na altars. That's right. And of course, last but not, definitely least, no, ang ating huling pangkat, ang huling grupo na kasama sa ating Parish Bible Encounter Quiz ay ang grupo ng lectors and commentators na kinabibilangan nina Nathaniel, Bea, at RG. Ayan, yan sila.
ilang minuto lamang eh malalaman natin kung sino ang ikalawang winner. Sino ang tatanghalin? Sino ang tatanghaling winner sa ating kampiyon. Ikalawang Parish Bible Encounter live tayo dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. So magbabalik tayo. Bibitinin muna natin ang ating mga kapanalig. Chill muna kayo dyan. Ha? Oo, chill muna. Sa ating mga viewers. Mga kasambuhay. Magbabalik tayo kanila Father Paul at kay Father Ruben. At nakita natin yung mga members ng tatlong teams na maglalaban-laban para sa ating pangalawang edisyon ng Bible Quiz on the Air. Mga kapanalig, ngayon po ay pag-usapan muna natin bahagya ang tungkol sa katatapos lamang na 34th World Youth Day na ginanap nga po sa Panama nitong nakaraang January 22 hanggang 27. Ang tema po ng pagdiriwang doon, I am the servant of the Lord, may it be done to me according to your word. Galing po sa Luke 1:38. Pero magbabalik po kami pagkatapos ng isang munang paalala. Sambuhay Interactive. Makinig. Gadget din ang makakas, cash ng swerte, at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng limitin makakamtan sa PCSO. Numero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa New Era Drug Store, K2 Drug Store, Emma Flor Pharmacy and Grocery, Roxer Far Trading, New World Chinese Drug Store, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Simbahan at Halal 2019, the Victor Election Watch. 10 utos ng responsableng pagboto. Ika-apat na utos. Alamin ang mga usapin at plataporma ng mga kandidato o partidong tumatakbo sa halalan. Simbahan at Halal 2019, the Victor Election Watch. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Mga kapanalig, balik po tayo sa ating Sambuhay Interactive, the Parish Bible Encounter sa Veritas. Ito po ang inyong kapanalig, Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, na kasama ko po si Father Ruben Areño. At ngayon po ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga nagdaang World Youth Day. Father Ben? Yes, ang World Youth Day. Alam mo, ang sinimulan nito ni Pope John Paul II noong 1985. Ang World Youth Day na ito. World Youth Day na ito. Ito pala ang influensya ng kanyang pinagdaanan noon ng Light Life Movement nung siya ay nasa Poland pa in the 1960s. Kaya itong pinagsimulan ni Pope John Paul ay kanyang eksperyensya doon sa 13-day summer camp ng mga Catholic youth sa Poland. At ginanap ito sa every Palm Sunday sa kanilang lugar. Pero naginawa ito ng international event
At every 2 or 3 years, sinimulan ito ni Pope John Paul ng 1986 sa Roma. At ang pamagat ng tema noon ay always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Ito ay hango sa sulat ni St. Peter. Nasundan ka agad, Father Ben, ha, yung World Youth Day na yon. Kasi noong sumunod na taon, 1987, ginanap naman ang isang pagdiriwang, pagtitipon sa Buenos Aires, Argentina. At ang tema po ay we ourselves have known and put our faith in God's love towards ourselves. At 2 taon after that, sa 1989, sa Santiago de Compostela, Spain. At ang tema naman ay I am the way, the truth, and the life. At nagpatuloy po ang pagtitipon ng World Youth Day dinala sa kanyang sariling bansa sa Poland noong 1991 na ang tema, You Have Received a Spirit of Sonship. So from Poland ay lumipad naman sa Denver, USA, 1993. At ang tema noon ay, I came that they might have life and have it to the full. At syempre, ang hinding-hindi natin makakalimutan, dito po sa ating bansang Pilipinas, 1995, isang taong pari pa lamang po ako na. As the Father sent me, so am I sending you. Kaya, alam mo, Father Paul, yung 1995 na experience ng World Youth Day, ito daw ang pinakamaraming attendance na umaabot sa 5 million na mga youth at sa mga taong nagdalo mula-mula sa ibang daigdig. Oo, maalala natin yung luneta nung araw na yon na nagmisa ang Santo Papa ay hindi mahulugang karayom. Nahigitan lamang ito nang bumalik dito si Pope Francis ng 2015, no? At umabot daw ng 6 million ang mga tao doon sa luneta. Wow. So pagkatapos, Father Ruben, ng pagtitipon sa Pilipinas, saan naman ang sumunod ng World Youth Day? Sa Paris, France, 1997, at ang pamagat ng tema ay, Teacher, where are you staying? Come and see. And then, nasundan po ito ng pagtitipon sa Rome, Italy, noong Jubilee Year 2000, the Word became flesh and dwelt among us. Nako, pabalik-balik naman, imbunta na naman doon sa North America, sa may Toronto, Canada, ng 2002. At ang pamagat ng tema, You are the salt of the earth, you are the light of the world. And then 2005, napunta naman po sa Cologne, Germany. We have come to worship Him. At dumating ang 2008 sa Sydney, Australia. Alam mo po, paano napunta ako doon sa Sydney at nakita ko pa yung place na pinagdaanan ni Pope John Paul. At ito ay, You will receive the power of the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. 2011 naman po mga kapanalig ay dinala ang World Youth Day sa Madrid, Spain na ang temang Rooted and Built Up in Jesus Christ, Firm in the Faith. Wow! Tapos naman sa 2013, ito ay pumunta sa Rio de Janeiro sa Brazil kung saan yung nakikita niyo yung Christ na ano, yung the Savior, no? Ang tema noon, Go and Make Disciples of All the Nations. 3 taon makalipas ay binalik po sa Poland, sa Krakow, Poland. At ang tema ng pagdiriwang ay Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And finally, ito nga sa Panama City, ang tema ng ating ngayon na tinatalakay ay I am the servant of the Lord. May it be done to me according to your word. Yan na ang pinaka 34th World Youth Day. Katatapos lang nitong nakaraang January 22 hanggang 27. So, welcome once again to the ceremony para sa Pope Francis that 34th World Youth Day na ginaganap sa Coastal Beltway sa Cinta Costera, which was attended by thousands of youth pilgrims, ibinahagi ni Pope Francis ang kanyang vision about the church. Ito po yung opening line ni Pope Francis sa mga youth. Peter and the church walk with you. He challenged the youth, we want to tell you not to be afraid. Huwag daw po matakot, mga kapanalig. To go forward with the same fresh energy and restlessness.
that helps make us happier and more available. Not to create a parallel church that would be more fun and cool thanks to a fancy youth event. Ano ba fun and cool? But to remind us, si Pope Francis, hindi lamang ang youth ay simbahan at hindi lamang cool, kundi love. Yes, tama ka dyan, Father Ruben. Idinagdag pa ni Pope Francis na ang simbahan ay isang simbahang nangangarap at nagmamahal. A church that dreams and loves. Father Paul, ano ba ibig sabihin niya sa church that dreams and loves? Well, a church that dreams, sapagkat ayon kay Pope Francis, the culture of encounter is a call inviting us to dare to keep alive a shared dream. A dream that has a place for everyone. A dream named Jesus. Pangalawa, pag sinabi nating church is a church that loves, sapagkat ayon kay Pope Francis, a love that does not overwhelm or oppress, cast aside or reduce to silence, humiliate or domineer, the love of the Lord is a daily, discreet, and respectful love, one that is free and freeing, a love that heals and raises up. It is the quiet love of a hand outstretched to serve, a commitment that draws no attention to itself. Ito ang tinatawag nating a love that makes sense. Kaya pala, Father Paul, nakikita natin itong dalawang features ng love na ito kay Mary, kay Maria. Oh, kasi yun ang theme, di ba? Yeah. Tamang-tama pala kasi pinifeature natin sa parokya ngayon ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe, si Maria ang katuwang ng simbahan sa kanyang pangarap sa pagmamahal. Bukod dito, ano pa ba kaya ang mga ginagawa ni Pope Francis sa Panama? Nagkaroon din ng Via Crucis kung saan pinrangalan ni Pope Francis si St. John Paul II, the Pope who started the World Youth Day. May 2 points si Pope Francis dito sa Via Crucis. Una, sinabi ni Pope Francis na ang way of the cross or the way of suffering and solitude of Jesus continues in our own time. Makikita natin si Jesus sa mukha ng lahat na naghihirap sa mundo. Pero ayon kay Pope Francis, ang naging kasagutan natin sa mga sufferings na ito ay ito yung malungkot, apathy at inaction. No? Parang wala akong paki. Kawalan ng pakialam at aksyon. Sinabi niya, how easy it is to fall into a culture of bullying, harassment, and intimidation. Sinabi pa rin niya na ang ating lipunan ngayon ay isang society that has lost the ability to weep and to be moved by suffering. Parang namanhid na, Father Ruben. Kaya hinaman tayo ni Pope Francis na maging katulad ni Maria. Sinasabi ni Pope Francis, let us look at Mary, woman of strength, and let us learn how to stand beneath the cross with determination and courage. Dapat nating matutunan na magsabi ng yes sa mga taong pinili na lamang na manahimik, lalong-lalo na sa culture ng mistreatment and abuse. Si Maria nag-say yes sa mga sitwasyon kung saan everything appears to be lost. Ibig sabihin nito, dapat tayong manatiling nasa tabi ng nangangailangan ng boses at kalinga katulad ni Maria na handang magparamdam ng awa, respeto, sensitivity at pag-unawa. Father Ruben, bumisita rin pala si Pope Francis sa juvenile detention center doon sa Panama. Sa tingin niyo, ano nang pakay ni Pope Francis sa pagpunta niya doon? Ay, nagkaroon pala siya ng isang penitential service doon para sa mga kabataang nakakulong. Pinakamatanda sa mga nakakulong dito ay 25 years old at ang pinakabata naman ay 14 years old. They have been preparing for the visit of Pope Francis, you know, for months already. In fact, naupo pa si Pope Francis sa isang upuan na pinagtulungang gawin ng mga kabataang ito. Nag-bake din sila ng mga tinapay, gumawa sila ng portrait, painting ni Pope Francis, at nag-carve din sila ng isang pastoral staff. Wow, grabe talaga itong mga kabataan ito. Hindi lang pala, may ginawa din pala sila para din sa mga kabataan. Pero tingnan natin ha, ang kabataan, 14 years old, ang pinakabata. Kaya mga kapatid, medyo
sa atin ngayon na pinag-usapan natin ang tungkol sa pagbaba ng AIDS of criminality dito sa atin, di ba? Ano man masasabi mo, Father Paul? Oh, malaking ano ngayon yan, usap-usapan dito sa ating bansa tungkol sa pagpapababa ng age ng criminal responsibility, no, social responsibility. At siyempre, maraming nag-oppose kasi nga naman, napakamurang edad, no, ng 9 years old. Mga kapanalig, atin pong binabati ang lahat ng mga may sakit na nakikinig po sa atin sa gabi pong ito. At siyempre po, ang mga bago nating kapanalig. Good evening po. At maaari po kayong mag-text sa ating programa kung meron po kayong mga mensahe, 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Ating pong Facebook account ay veritas846.ph. Ayan, mga kapanalig. Kaya mga kapatid, titingnan natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. At importante pala na totoong pag-usapan dapat ng mga mambabatas natin ang tungkol sa pagbaba ng edad ng mga criminals, no? At importante na ay mga usapang ito ay bigyan ng kasagutan at magkaroon din sila ng mga resource person, lalo-lalo sa mga psychologist, na sila ang magbibigay ng tunay na scientific na expert, opinion. So. Sige, Father Ruben, tayo ngayon ay magkakaroon muna ng isang commercial. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas 846 Kapanalig. Tungo sa 50 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kinig Veritas 846. Ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Magandang gabi mga kasambuhay, mga kapanalig. Andito tayo ngayon sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe dito sa Makati City. Live tayo ngayon sa Radio Veritas 846, ang radio ng simbahan. Okay, ngayon ho ay makakapanayam natin ang Assistant Parish Priest ng parokya na si Father Gilbert Kabigting, ang aking batchmate. Hello, batchmate! At siyempre kasama din po niya ano, kasama din po niya ang coordinator ng Biblical Apostolate Ministry na si Brother Andrew Mabasa. Mabasa the second. The second. Okay. Yeah. Okay. Ayan. Batchmate Father Gilbert, kumusta ka? Mabuti. Kumusta? Okay, malalaman ho natin sa kanila yung mga biblical initiatives, mga programa, correct, mga activities ng parokya sa pagpapala sa pag-aaral ng mabuting balita. Tama ka, Sir Father. Medyo curious tayo, you know, Father Pao. No? Meron kaming tanong for you, Father Gilbert. Ano po ba ang... Pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting history or trivia ng ating National Shrine? No? A little background po. This church was established as National Shrine of Our Lady of Guadalupe last January 2010. No? 2010. No? Pinasay na yan ng dating arsobispo si Cardinal Gaudencio Rosales. No? At itong simbahan nito, sabi nga, takbuhan ng mga may sakit, takbuhan ng mga may mga pinagdadaanan, yung mga sinasabing usad, no? Unborn, the sick, the aged, and the dying, and the others. Siguro yung mga address yung sinasabing may mga pinagdadaanan sa buhay. Yun, no? At marami kami dito sa simbahan na ito, no? Every 12 of the month, meron kaming sinasabing devotional mass. No? Nag-uumpisa yun ng 11th pa, 11th of the month, bago sasalubungin yung
12 midnight, no? Umpisahan ito nung sinasabing Holy Hour and Tessay. Then pagkatapos noon, merong misa pagsalubong, yung devotional mass ng 12 midnight. At bago yung misa, meron kami sinasabing pagyakap ng tilma, ang imahen ng birhen. At kinabukasan, every on the 12th day, no, of the month, meron kaming sinasabing devotional mass sa every 12 noon. Ang madalas na nagmimisa rito mga obispo ng iba't ibang sa iba't ibang lugar. At bago rin umpisahan yung misa, merong nobina at doon pa rin yung pagyakap ng tilma. At yung sa pagyakap ng tilma, marami nagsasabing gumaling ako. Yun yung isang magandang significant na nangyayari dito sa aming simbahan. Very inspiring, Father Gilbert. Talaga namang to the rescue ang ating mahal na ina. Lalong-lalo na sa mga ating mga anak. Yan ang nagpapatuloy. Yan ang nagpapatuloy talagang ang ating mahal na ina ay pro-life. Patroness. Okay. Tanungin naman na natin si Brother Andrew, ano yung mga activities, initiatives o programa ng simbahan sa pagpapalaganap, pag-aaral ng mabuting balita, especially sa mga kabataan ngayon, paano natin sila hihimukin, you know, mahalin ang salita ng Diyos? Dito po sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe, nagkakaroon po kami ng conference every year na pinangungunahan po ng mga kabataan ng Biblical Apostolate Ministry ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe. This coming February na yun po, magkakaroon kami ng YBACON Youth Biblical Apostolate Conference 2019 na may temang Word of God in the Hearts of the Youth. Ayan. Meron po kami mga iba't ibang magaling na speaker, kaya sana po makarating kayo dito sa amin. Salamat, brother. Sa right. Valentine's Day, meron ba kayong programa? Okay. May misa. Okay. Talagang so, buhay na buhay ang salita ng Diyos dito sa ating National Shrine. Okay. So maraming salamat. Father Gilbert and Brother Andrew. Yeah. Palakpakan naman natin sila. Support kay Father and Brother. Ayan. At ngayon, we now go to the Sambuhay Parish Bible Quiz. At bagong lahat, alamin muna natin ang mechanics ng ating contest ngayong gabi. Siyempre, Father Paul, meron tayo sa ating quiz, meron tayong rules and regulations, no? Una sa lahat, number one mechanics, no? Bubuo ng team na may tatlong miyembro na magre-represent ang isang parish organization. Ito na sila. Ito sila. Palakpakan ulit. At yung mga tanong ay magmumula ho sa liturgical readings ng paparating na liturgical week. Pero ho, sa sinabi ho natin kanina, yung mga tanong ngayong gabi ay magmumula muna sa weekday readings ng third week in ordinary time at fourth Sunday in ordinary time. That's right, Father Pao. And ang ating mga katanungan ay babasahin po namin ni Father Pao in Filipino. Pero ang ating mga contestants, pwede po silang sumagot either in Filipino or in English. At ano nga ba yung mga reviewers na pwedeng gamitin ng ating mga kalahok? Siyempre, nandiyan yung ating mga St. Paul's products. Nandiyan ang Sambuhay Miselet, ang 365 Days with the Lord, ang Simbahay Bible Diary. Siyempre, nandiyan ang Pandasal. At siyempre, ang pangunahing resource, reference natin ay ang Biblia. Approved by the Commission on Liturgy. Alright. And paalala sa ating mga contestants, kapag sinabi lang namin na go, saka lang po kayo pwedeng magunahan sa ating mga buzzer at sa inyong sagot. Okay? Okay ba yan? Malinaw? Alright. Okay, be. Okay. So, isang tamang sagot, ang katumbas niya ay isang puntos. At ang grupo na unang makaka-free points, siya ho ang tatanghaling winner ngayong gabi. Right. So, meron tayong mga judges, syempre. Sakaling Mga checkers. Magkagulo sa sagot. Okay, andyan si Father Resty de la Peña, SSP. Right. Pakan! At si Father Dindo Punto, SSP. Sino ay part ng St. Paul's Publishing. Huwag na nating patagilin pa, Father Pao. Tayo na ay magsimula sa ating quiz. Are you ready? Yeah. Alright, okay. Ready na. Let's go! Let's go! Please wait for the go signal, my dear contestants. Unang tanong, tama o mali? Ayon kay Jesus sa Ebanghelyo na parating na linggo, walang propeta na hindi kaptanggap sa sarili niyang bayan. Tama o mali?
Teka muna. Masyado talagang excited. Go! Op! Sino nauna? Sino ang nauna? Tama o mali? Tama. Ano ang tamang sagot? Brother Ian. Sorry, mali po ang tamang sagot. Ano pa ba ang ibang sagot? Ano go! Okay, ano yung sagot? Mali po. Okay, congratulations. Of course, sino? Congratulations sa Ministry on Biblical Apostolate. Biblical Apostolate. Okay. Talaga, pinapatunayan nila. Putos. Pinapatunayan nila ang kanilang prowess sa, okay, sa Bible. Second question. Pwede pa humabol. Paunahan mga 3 points, ha? Tama o mali, si Jairo ay isang Romano. Go! Sino ang nauna? Brother Ian. Ren? Ano yung inyong sagot? Mali. Mali. Tama nga ba ang kanyang sagot? That's right. Tama ang okay. tamang sagot. Alright. Congratulations, sinong nakaputas? Congratulations. Ang ating mga katekista. Team okay. katekista. Ayan. 1 point sa katekista. Team katekista and 1 point sa ating biblical apostate. Habol tayo, altar servers and lectors and commentators. Okay. Ikatlong tanong. Tama o mali? Si Antipas ang nagpahuli. Ang nagpahuli kay Juan Bautista. Tama o mali? Oops! Teka muna! Sino? Hintayin ang go signal. Si, okay. Teka wala? Muna. Ah, wala pang go. Wala pang go. Wala pang go. Okay. Chill lang. Tama chill, o mali? Si Antipas ang nagpahuli kay Juan Bautista. Go! Buhay pa ba ang ating buzzer? Sa, so ang ating ang nauna ay? Okay. Sinong nauna? Sino ang nauna? Sino? Green. So, okay. Green? Okay. Ano ang iyong sagot? Tama o mali? Mali po. Mali. Tama ang iyong sagot na mali. Alright. So, 2 points na ang ating Biblical Apostolate Ministry. 1 point ang Katekista team. 0 pa rin. Habol tayo. 0 pa rin. Habol, habol. Okay. And LECCOM. Okay, ito. Multiple choice. Again, please follow instructions. Hintayin muna ang go signal. Multiple choice. Sino ang nagsabi nito? Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Ulitin ko. Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Sino ang nagsabi nito? Letter A, si Juan Bautista. Letter B, si Jesus na Barabas. Letter C, okay, si Jesus Kokba. O letter D, si Jesus na taga Nazaret. Sandali lang. Go! Go! Op. Okay, nauna ang ating altar sino servers. Sino ang nauna? Altar servers, anong sagot natin? Ano ang sagot? Ayan, bumabawi. Letter D po. Letter D. Tama nga ba ang kanyang sagot? Brother Ian. Tama ang kanyang sagot. Ayan, talagang bumawi. 1 point na ang ating altar servers. Oh, mukhang mahigpit ang laban. Okay, next question, Father Pao. Multiple choice. Nang isinugo ni Jesus ang 12 ayon sa Marcos, the 6th chapter of the Gospel of Mark, ano ang ipinangaral nila? Letter A, pagbabalik loob. Letter B, pagpapakasakit ni Jesus. Letter C, pagpupuri sa ating Panginoong Heso Kristo. At letter D, pagpupunyagi sa pananampalataya. Wait lang. Go! Go! Op, nauna ang ating Biblical Apostolate Ministry. Wait, anong ating sagot? Letter A po. Letter A. Tama talagang po ba yan, confident ang kanyang sagot. Okay. Very confident. At ang tamang sagot, Brother letter, Ian. Letter A. That's letter A. Pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Congratulations. Congratulations. Congratulations sa Ministry on Biblical Apostolate. Palakpakan, so, palakpakan natin, si Rioven, si Tere, si Carlo. At congratulations sa mga ibang kalahok. Thank you. Thank you sa ating... Thank you. Thank you. Okay. Please move forward.
Sino yung mga nanalo? Oh, dito. Si Carlo, Tere, and Ruven. Tanuin natin sila, ano kaya ang sikreto nila? Kung bakit sila nanalo ngayon? Para sa mga nanonood ng mga kapanalig at sinong kasambuhay. Spokesperson? Sinong spokesperson ng grupo? Si Ruven. Parang si Pedro, ano? Sa mga apostoles. Sinong spokesperson ng grupo? Ayun po, yung preparation po namin kagabi lang po, habang nagpre-prepare kami para sa ikon, diretso review na po. Yung bawat isa po sa amin may hawak na Biblia. Tapos tanungan po ng mga tanong. Yun aba, po. Kagabi lang pala. Kagabi lang, ha? Talaga naman. Talagang pinatunayan nila ang kanilang pagiging kabilang sa biblical apostolate ministry. Yes, yes. Maraming patience sa ating ano nga ba yung natanggap ninyo? Ano yung nandiyan? Pakita natin, pakita buksan natin. Mo na. Okay, syempre ang mga produkto ng St. Paul's Publishing right. And ang Bible Diary for the Youth. Yan right. Ho yung Bible Diary not only for the youth but also for the young at heart. At ang mga nagsulat ho niyan ay yung mga contestants ng 9th St. Paul National Bible Quiz. Mga kabataan. Right. You know? Kabataan din. Ano okay. Pa yung isang libro, Brother Ian? Ito ay buhay ng ating mahal na founder na si Blessed James Alberione. Para po sa kalaman ng ating mga viewers, kami po ay kabilang sa Society of St. Paul. Isa sa mga kongregasyon na itinatag ni Blessed James Alberione. Isa sa mga 10 na tinatag na congregations and institutions ni Blessed James Alberione. So, kung, sa ating mga viewers, kung gusto nyong mag-acquire ng ating K-plus word at ng ating talambuhay. Kung gusto niyo makilala si Blessed James Alberione, bilhin na sa kayo. Ating St. Paul's Bookstores. Available okay. Nationwide yan, no, Father? Yes, that's right. Nationwide. So, congratulations again sa Ministry on Biblical Apostolate. Thank you very much. Ang ating winner for the second Parish Bible Encounter. Second champion. Sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. At live po tayo sa Radio Veritas, ang radio ng simbahan. Back to you. Father Ruben and Father Paul. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalite herbal tea na yan, idalite herbal tea na yan. Narito na, Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa aking pagmamahal sa katotohanan. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Mula po sa National Shrine ng Our Lady of Guadalupe, kami po ay nagbabalik dito sa studio ng Radyo Veritas sa Quezon City. Mga kapanalig, welcome po at papasalamat tayo sa parochial vicar ng Our Lady of Guadalupe, si Father Gilbert Cabigting. Ganyan din po, binabati natin ang nanalo sa ating Parish Bible Encounter sa Veritas, ang Ministry of Biblical Apostolate. At meron po tayong bonus question at atin pong text number dito sa Veritas. Pwede po kayong mag-text 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Pakiulit na, Father Ben, para sa ating mga sa listeners. Mobile number is 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. O pumunta rin kayo sa Veritas Facebook, veritas846.ph. Bigay na natin ang ating bonus question. Ano? Para sa mga kapanalig, maaari po kayong mag-text. Ito po ang sasagutin ninyong tanong. Ano ang hiningi ng dalagitang anak ni Herodias kay Haring Herodes pagkatapos magsayaw sa handaan? Oh. Ulitin po natin, ano po yung hiningin ni
dalagitang anak ni Herod, ni Herodias, pagkatapos niyang magsayaw sa handaan ni Haring Herodes. Kaya ano pang hinintay niya, mag-text na kayo dito sa Veritas 846. Ang telephone number ulit namin ay sinasabi 0918-837-4827. O kaya sa Veritas846.ph Facebook. Last week po pala, ang nanalo sa bonus question natin ay sina Siegfried Olegario ng Kamuning, Quezon City. Si Noah Cobangbang ng Baliwag, Bulacan. At Alisa Monterde ng Lower Bicutan, Taguig City. Wow, mga kapanalig natin. Kakatawa naman, no? First episode pa lang last week ay meron na tayong 3 winners. Nanalo po sila ng gift pack mula sa St. Paul's sa tanong na, Father Ben? Ano ang kahulugan ng pangalang Pablo o Paulus? At syempre po, ang tamang sagot ay humble, maliit, or short, or small. Yeah, pinagdiinan na gano'ng kaliit si Pablo, no? Oh, para kay Siegfried, Noah at Alisa, ite-text po namin sa inyo kung paano ninyo makukuha ang inyong mga prizes. Ang winners po ay ang first 3 correct answers na makatatanggap namin through text dito sa Radyo Veritas. At ngayon naman po ay sasagutin natin ang tanong ng ating mga kapanalig at kasambuhay mula sa remote sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. So tatawagan po natin sina Father Pau at Brother Ian sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Kung ready na po kayo, ready na rin kami sa tanong ninyo para sa amin dito. Ibato nyo na ang inyong mga tanong dyan. Sige, nanghihintay kami. Yan talaga ang diwa ng Sambuhay Interactive, ano? May tanungan doon sa parokya at tayo naman nagtatanong din sa ating mga kapanalig over the radio, pero pwede rin nila tayong tanungin dito, no? Galing sa remote, Father Ben. Yes. So, okay, nagbabalik tayo dito sa Our Lady of Guadalupe Parish dito sa Makati. At live po tayo sa Radio Veritas para ho sa ating Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. So, Brother Ian. Ayan, sa pagkakataon ito, Father, kanina meron lumapit sa atin, no, na yes, gustong magtanong. Parokyano. Dito sa ating National Shrine, no? Shrine of Our Lady of Guadalupe. Sir, pwede na ba tayong punta kayo dito? Tawagin na natin. Si Mackie De Los Reyes. Yan. Siya po ay ang assistant coordinator ng ating altar servers. Brother Mackie, ano bang ating gustong itanong sa ating mga kila Father Ruben and Father Paul? Good evening po. Bilang sakristan po ng aming parokya, nais ko pong malaman kung ano po ba ang katangiang dapat taglayin ng isang sakristan na nakasaad po sa Biblia. Wow. Pinakamalapit sa isang sakristan na matatagpuan natin sa Biblia ay yung tinatawag natin mga diakono o deacons, no? Ito yung mga binata na itinalaga ng mga apostol para umalalay sa mga byuda at mga orphans, no? Yung mga wala ng mga magulang, yung mga makapuspalad, puspalad. Kaya nakikita natin doon ang una-una na naging saint as si Ulila. Si Saint Stephen, si Saint Stephen na isang deacon, siya ay naging kwanden, isa naging martir. At bukod pa dito si Philip na siya din nagpahayag ng mabuting balita sa isang eunuch at na siya ay nata-convert niya yung eunuch na yon na maging isang Kristiyano at tagapagsunod ni Kristo. Si St. Lawrence din sa Rome, no, ay kinilala na isang mahusay na diakono. Kaya ba wala po talagang mga katangian tungkol sa isang sakristan, but more on the deacons kasi sila yung tumutulong sa pari. Balik po tayo sa ating remote coverage sa National Shrine of Our Lady of Guadalupe. Okay. So maraming salamat Father Paul and Father Ruben. Oh. I hope, Mackie, naliwanagan ka sa iyong tanong. Nasagot ba yung tanong ni Mot kay Father Paul and Father Ruben? Ah, yes
Yes po, nasagot po. Okay. Gayahin so, daw natin sa ang ating mga deacons, no? Sa, I think Father sa ano yan, no? Sa Acts of the Apostles. Acts of the Apostles. Dapat, seven deacons. Yes. May puso para tumulong. Lalong-lalo right. na sa mga dukha. Yeah. You know? Okay. Yeah, maraming salamat ating Kuya Maki, ang ating assistant coordinator ng altar service dito sa National Shrine of the Our Lady of Guadalupe. Palakpakan naman natin palakpakan si ating natin. Si Kuya Maki. Ayan. At syempre, congratulations dun sa nanalo kanina right. sa ating contest kanina, ang Ministry of Biblical Apostolate Ministry. Oh, sila ho ang nanalo sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. That's right, at saan tayo next week, Ian? Next week, Father Paul, abangan nyo na kami dyan sa San Felipe Neri Parish. No? Saan yan? Sa ano yan? Sa Boni Avenue, Mandaluyong. Abangan nyo kami dyan. Yan ang aming next na susugurin na parokya. Okay. So, San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong, maghanda na kayo. You still have one week para maghanda para sa ating Parish Bible Encounter. Paalala lang ha, ang ating ang content ng quiz ay readings for the fifth week in ordinary time. Okay. At sa ngayon, magpapasalamat tayo siyempre sa mainit na pagtanggap ng Ayan. National Shrine Palakpakan of Our Lady of Guadalupe Parish. Of course. Full support. Full support sila din sa ating mga contestants and of course sa ating parokya. Yes, ang kanilang cura paroko ay si Father Eric Castro. At ang nakapanayam ho natin kanina ay ang kanilang assistant, parish priest na aking kabatchmate, si Father Gilbert Kabigting. Maraming salamat, Fathers. Thank you very much, Fathers. Okay, so I think it's time for us to say goodbye tonight. Hindi pa muna. Huwag muna tayo magbabay. Okay, so now let's give the floor again to the studio people, our brother Paulines, Father Ruben, and Father Paul Marquez. Welcome back mga kapanalig at mga kasambuhay. Papasalamat po tayo sa ating featured parish tonight, ang National Shrine of Our Lady of Guadalupe, Nuevo, Makati City, sa kanilang cura paroko na si Father Rico Eric at ang kanyang vicar na si Father Gilbert. At siyempre, napapasalamat din tayo sa mga contestants na sumali dito sa ating contest. Saan ba tayo sa susunod na Biyernes, Father Ruben? Abangan ninyo ang ating ang pupuntahan ng ating Bible quiz ay sa San Felipe Neri Parish sa Boni Avenue, Mandaluyong. So inanyayahan natin ang ating mga kaparokya diyan sa San Felipe na lumahok sa ating programa sa darating na Biyernes, February 8, 2019. At siyempre, pasalamatan natin ang studio at sa inyong mga lahat ng mga nandito at nakikinig sa ating programa ay itong Sambuhay Interactive, the Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas 846. Panalangin na tayo ngayon, Father Ruben. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagtitiyak sa amin na sa kabila ng mga hindi magagandang pangyayari sa paligid, ikaw ay naririto pa rin at nangungunat gumagabay sa aming buhay na ang kaharian ng Diyos ay umuunlad kahit na kuminsan ay maraming bagay na nagpapahirap sa aming buhay. Patuloy kaming nananalig na ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas at liwanag. Salamat po, Diyos. Alagaan mo po ang lahat ng mga kapanalig na nakikinig sa Radyo Veritas, sa mga may sakit, lalong-lalo na, at ang mga nakatatanda. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, ito po muli si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At ako rin po si Father Ruben Areño ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at